Last Sunday, mga kapatid, na-share ko po sa bawat isa sa atin ang topic na pinapagalan ko po na The Servant of God. The Servant of God. Ngayon po ay ang i-share ko po sa inyo ay a topic na pinapagalan ko po na The Servants of God. Last Sunday, ang tinutukoy ko pong Servant of God ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Though may pinag-aralan po tayo 3 Sundays ago na Messenger of God, John the Baptist, pero last Sunday, tinalakay po na isang topic na pinamagatan ko pong The Servant of God, pointing to Jesus Christ. Pero ngayon, mga kapatid, parang magkapareho ano, yung topic natin today. Ano pong napapansin nyo na pagkakaiba sa topic natin last Sunday at sa topic natin ngayon? Sino po ang may napapansin? Okay. Yung last Sunday natin, okay, isa lang, ano? Servant, singular. Pero yung topic natin ngayon ay nadagdagan ng S yung servant, naging servants. So, ang gusto ko po muna na i-share sa bawat isa po sa atin about this topic ay yung katangian ng servant o servants na tinutukoy ng ating pong topic for today. So, servants of God are those who repented of their sins and believe Jesus Christ as their Lord and personal Savior. So, ito po ay alam natin, according to the scripture, at naranasan po, I believe so, ng bawat isa po sa atin, na nung tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, umamin sa Diyos, magkumpisal, possible, maglagak ng pananampalataya kay Jesus Christ bilang pakitagapagligtas, we know in that incident, based on the scripture, na tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Naging mga servants tayo ng Diyos. Naging mga precious children tayo ng ating Panginoon. At naging mga lingkod na tayo ng ating Panginoon. So ito po ang nangyayari sa isang tao na magsisi sa kanyang kasalanan at maglalagak ng pananampalataya sa Panginoon. Siya ay magiging hindi lamang anak ng Diyos, kundi magiging lingkod o servant ng Panginoon. So, join me in reading our passage for today. In continuity sa series po ng ating discussion sa Book of Mark. At sa verse 14 na po tayo. Mark 1 verses 14 hanggang 20. So, join me, mga kapatid, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa Tagalog ko po basahin, ang segment title po ng passage natin today, ang simula ng pangangaral sa Galilea. Nakasulat po sa verse 14, nang ibinilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea, at ipinangaral doon ng magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Verse 16, may another segment title po ito, nakasulat ang pagtawag sa apat na mangingisda. Ang sabi po ng verse 16, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila ay kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya nito ay agad iniwan ng magkapatid ng kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din niya sila agad ni Jesus at sila'y sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Ito po ang mga pinagpalang salita ng ating pong Panginoon. So sa topic na to, mga kapatid, isi-share ko sa bawat isa sa atin, ay mapapansin po natin ang detalyado na pagkakabanggit po
sa mga tinutukoy po sa ating topic, servants of God. Walang iba, una, si John the Baptist, ang pangalawa, ang ating Panginoong Hesukristo, at ang mga alagad na tinawag ng Panginoong Hesukristo. So, nilagyan ko po ng talata yung sa name ng ating Panginoong Hesukristo para hindi po tayo mag-alinlangan ano po ng ating Panginoon ay maituturing po nating servant din. Gaya ni Juan, gaya ng mga alagad, pero ibang klaseng servant. Siya ay Diyos, alam natin lahat, nagkatawang tao. Kaya po nasabi na si Jesus Christ ay servant din dahil sa Mark 10:45, the key verse ng Book of Mark na tinatalakay po natin ng series, ay nagsasabi mismo ng Panginoon Jesucristo, sinabi niya, ako ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Jesus said, I have come not to be served, but to serve. So doon po natin nakuha ang isang katangian ito na ang Panginoong Jesucristo ay servant din. Naging servant din po siya. So, ang tanong is, ano ba yung mga remarkable incidents na ma-observe po natin, manonotice po natin sa ating passage? So, especially sa buhay po ng mga servants ng Panginoon, such as John the Baptist, the Lord Jesus Christ, and the disciples na tinawag ng Panginoon. So, what are those remarkable incidents? Una po na makikita natin is the end of John the Baptist's ministry. Yan po yung aking nakita, mga kapatid. Ano? Sa verse 14, kasi ang sabi po doon, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. Pinailet ko po yung word na after John was put in prison. So ito po yung sinasabi ko po na end of John the Baptist ministry. Dito po nagsimula ang Panginoon Jesucristo na mangaral, mag-proclaim ng paghahari ng Diyos. At ito yung parang sinusunod ng timetable ng ating Panginoon Jesucristo na sinabi po ng kasulatan na siya ang susunod kay John the Baptist na magiging forerunner ng ating Panginoon. So, siya po ay nakulong dito. And eventually, mga kapatid, sa Matthew chapter 14, si John the Baptist ay pinugutan ng ulo. Yan po yung kaganapan sa buhay po ni John the Baptist. That is why, ang sabi ko po is natapos na. Nagpunta na sa halt o stoppage o ending ang ministry po ni John the Baptist at ang pumalitay ang Panginoong Jesucristo. So, huwag naman po sana nating isipin, ano, mga kapatid, na lahat ng Kristiyano ay possibly makakaranas po ng ganitong karanasan. Kagaya ng karanasan po ni John the Baptist na ang ending ay malungkot, masaklap, horrible na kamatayan, hindi naman po lagi pong ganun. Majority in the Bible, mga kapatid, ay napansin ko po na ang mga anak ng Diyos ay pinagpala at hanggang sa kamatayan ay may kapayapaan. Yan po yung ma-observe natin the whole scripture, majority of God's people, hindi man yumaman, hindi man sobrang sagana, sobra-sobra, pero sila ay nagkaroon ng buhay na payapa, matagumpay, at they've rested in peace. Yan po yung ating mapapansin. So, gusto ko lang na i-point out, mga kapatid, on this major point, the end of the ministry of John the Baptist na may parang seemingly hindi maganda po, no, nakatapusan. Pero yun po ang plano at kalooban ng Diyos para sa kanya dahil meron pong itinuturo ang Panginoon. Una, hindi po laging masaya, masarap, masagana, matagumpay ang buhay ng Kristiyano. God may permit even the kind of death na nakalaan para sa kanyang mga anak, such as John the Baptist. Pero on the other hand, sa kabila ng katotohanan ito, that it's so possible na may maranasang even horrible na experience sa mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos. Pero ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 10 to 11, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. So tayo po na nagsasabing mga mananampalataya, anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, servants ng Diyos, ang sabi po dito,
it's but natural for you and me to experience persecution. Just like ang karanasan ni John the Baptist, hindi lang siya pinersecute, kundi pinakulong at pinapugutan pa nga ng ulo. Even insults, yan po, nararanasan po natin yan. At tayo po insultuhin, menosin, i-criticize, at gawa ng masama, hindi lang salita ng masama, kundi gawa ng masama ng iba dahil sa ating pong pananampalataya. Pero ang sabi po ng scripture, blessed are those who are persecuted, insulted, maligned, accused, at ginagawa ng masama ng tao dahil sa kanyang pananampalataya, pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, mapalad ka. Dahan-dahan sa pagkakasabi, baka medyo mapilipit natin yung word. Masabi natin ay malapad, ha? Magagalit si Deaconess Badet kasi nangangayayat daw siya. Amen. Okay, so mapalad po. Ang sabi dito, ang mga kagaya po ni John the Baptist, gaya natin, na mga Kristiyano may mga pinagdadaanan po ng mga negatibo in life because of the faith and the service na ginagawa sa Panginoon. Another verse na gusto ko pong ipaalas sa atin, whenever we face trials, various trials of many kinds, baka mabibigat. Okay? O nangyari sa iba, at hindi natin mapaniram, nangyari sa kanila yun dahil sila yung mga lingkod ng Diyos. Ang sabi po yan, ang dapat natin gawin, ang sabi po ng James 1:2-3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, dito ikita na naman natin, mga kapatid, ano, na may possibility ang mga trials, iba't-ibang klase. Hindi lang variant na iba't-ibang klase. Man din ay mga pagsubok, testing, trials, negative circumstances sa buhay ang pwede pong maranasan ng mga servants of God, bagamat mga lingkod ng Panginoon. Pero ano po ang prescription niya na makikita natin? Ang sabi po, ang pangontra, ang antidote, whenever we face trials of any kind, consider it pure joy. Kaya nga po, bukang bibig natin, dapat nakatayo na sa ating isip, hinuhugot natin at ginagamit natin ang kaisipan from the scripture na kapag meron po tayo mga pinagdadaanan, eh, naiisip natin, pasamantala lang ito, pinermit ng Diyos to, may magandang plano ng Diyos, at ang dapat natin magkagalakan is not just God is with us, hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi magkukulang ng Diyos, kundi tayo po ay may kagalakan eventually, sooner or later, hindi lang malalampasan, kundi may mga pagpapalang darating. Sabi nga po, ang trial sa buhay ng mga mananampalataya ay natural, common cycle na from time to time ay nangyayat nararanasan, it's the same with God's blessing. It's the same with God's provision, God's help, God's meeting of every need na meron po tayo whenever we face trials of many kinds. So, nakaka-encourage po, ano, mga kapatid, na makita, hindi lamang yung masaklap, malungkot, horrible na ending ng buhay o ministry ni John the Baptist, imprisonment, and eventually dying by way of beheading, pero hindi po majority, hindi po laging ganon ang buhay ng mga mananampalataya. Not every servant's faith ay kagaya po ng ganong klaseng kamatayan, such as the death, okay, the destiny ni John the Baptist. I've observed, mga kapatid, kahit tayo kaya nating patunayan, if we will just be reading the whole scripture, the whole Bible, mapapansin po natin that God is really faithful sa kanyang pangako. Sinabi ng Panginoon in the scripture na ang kuno itanim mo, aanihin mo. Kung mabuti din mo, aani ka ng mabuti. Kung ikaw ay sumunsun sa kalooban ng Diyos, ikaw ay pagpapala, i-reward. Ikaw ay ililigtas. Ikaw ay bibigyan ng Diyos ng hindi lamang magandang kalusugan, mahabang buhay, kundi isang worthwhile na buhay sa mundo, lalo na in the time beyond. Majority po, we could see in the Bible, in the scripture, that God's people, God's servants, especially naglilingkod sa Panginoon, tunay na mga anak ng Diyos,
ay may magandang buhay, hindi man kasaganaan, sobra-sobra, kayamanan, pero may kapayapaan. Diba? Sabi po ng scripture about the fruit of the Spirit, isa po, kapayapaan sa sinasabi po doon. Shampoo yun, remember? Love, joy, peace. Amen? Ang dami po. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ang lahat ng yun ay nasa isang servant ng Panginoon. So, anong klaseng buhay meron isang tao, may pananampalatay, ito yung anak ng Diyos, naglilingkod siya, sumusunod sa Diyos, lingkod ng Panginoon. So, kaya mapapansin po natin na ang buhay ng mananampalatay, mga lingkod ng Diyos, majority, mga kapatid, hindi man lahat, but majority, ay peaceful, worthwhile, at even sa point of death ay mayroong maganda po na katapusan. Many people in the Bible have lived a life with peace and even sa kamatayan, they rested in peace. Maganda naging kamatayan, hindi mahirap, hindi horrible, at nailibig ng maayos, at hanggang ngayon, inaalala. At kinikilala kanyang mga naiwang mga gawa, mga legacy, at nagpapatuloy ang masaganang biyaya ng Diyos man din sa kanya pong henerasyon. So, ganun po ang pangako at ginagawa ng ating Panginoon. Ang maganda po sa atin, although tayo po mga kapatid ay somehow baka naapektuhan minsan ng mga ganun pong karanasan, such as the experience of John the Baptist, yung ending, natapos ang ministry niya, natapos ang buhay niya, at nagtapos po ang buhay niya sa isang horrible na kamatayan. Pero nakipakita ko na po sa Bible sa atin na hindi po laging gano'n ang karanasan po ng mga Kristiyano. Majority, maayos, maganda, payapa, matagumpay. Not just in this life, but in the life beyond. So, ang tignan po natin at this point, mga kapatid, so kung tignan natin, is that while living as servants of God, though God may permit that kind of death, that kind of life na dinanas po ni John the Baptist, pero ang importante po sa atin is not just believing that yung ating buhay ay hindi naman talaga pababayaan ng Panginoon, kundi pagpapalain natin bilang mga lingkod ng Diyos based on His promises, kundi ang kaisipan, mga kapatid, na dapat nating palaging panghawakan in this life na ma-accomplish natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. What I mean is, matapos natin yung ating karera in this life, ng buhay natin, magamit talaga natin acceptably sa ating Panginoon in serving our God. Makarating tayo sa finish line sapagkat tayo po ay inihilintulad sa mga mananakbo. Inihilintulad po tayo sa manlalakbay, mga kapatid, na meron talaga tayong destiny, may finish line, merong patutunguhan, and that is heaven o ang kalooban ng ating Panginoon. So, ito po ang isang maganda na palagi nating maging inspirasyon, mga kapatid. Sa buhay nito, marinig po natin o maramdaman natin o makita natin ating mga sarili na acceptable sa Panginoon at nalulugod siya sa atin, napiplease siya sa atin, nagagawa natin ang kanyang kalooban, lalo na pagharap natin sa kanya, telling the people of God, the servants of God, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Ito po ang pinaka-nananasa ng mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Time comes. Not just in this life, especially in the life beyond. Na pagharap natin sa Panginoon, hindi po makulangan ng Diyos, mga kapatid sa atin, kundi masabi niyang praise God, amen, well done. At wala tayong magiging pananagutan, kundi ang marinig natin ang papuri ng Diyos, amen, na siya po ay satisfied at siya po ay masaya sa ating naging buhay paglilingkod sa ating pong Panginoon. So yan po yung unang remarkable incident na ma-observe natin sa ating passage in the life of God's servants, especially si John the Baptist, yung ending ng kanya pong ministry bilang servant ng Panginoon. Pangalan po, napapansin natin remarkable incident in the life of another, the second servant of God, no other than the Lord Jesus Christ,
is the beginning of Jesus' ministry. Pakisabi nga po natin, beginning. Yung kay John the Baptist is ending. Kita-kita po natin yon. Pero kay Jesus Christ, beginning. Bakit? Yung po ang nakasulat. Kasi, if I may read again in English naman, sabi po sa verse 14b hanggang 15, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. Ano po yung good news na ipinipreach, idineklara, ipinapamalita ni Jesus Christ? Nung dumating na yung kanyang panahon, yung timetable ng Diyos para sa kanya na siya ay mag-ministry niya, yung good news, ang kanya pong pinreach, pinroklama, ano yun? Ang sabi niya, the time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So madali pong intindihin yung kahulugan ng good news na sinasabi ni Jesus Christ, yung kanyang pinipreach. Nariyan po ang sagot. Ang sabi, the kingdom of God has come near. Sa Tagalog, malapit na ang paghahari ng Diyos. Saan? Kasi maraming pong tao in this particular time, ang hinihintay nila ng Messiah o King na darating, pinangako ng Scripture, mga propeta, ay isang hari na luluklok sa trono ni David. Magiging literal nilang King. Pero hindi po gano'n ang tinutukod po dito na paghahari ng Diyos. Hindi literal na kingship sa throne o sa Israel o sa kanilang kalagitnaan, kundi paghahari ng Diyos sa puso at buhay ng mga mananampalataya kay Kristo bilang ano? Bilang the promised Messiah and the begotten Son of God. Kasi si Jesus po nagpipreach during that time. So hindi pa po niya may pipreach na mananampalataya kayo sa akin, ako ay namatay, nabuhay. Hindi po, kasi buhay pa po siya. So kanya po pinapangaral dito na good news ay ang paghahari ng Diyos sa buhay ng mananampalataya sa kanya bilang the promised Messiah and the Son of God. Ayon. We all know, mga kapatid, na ang mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay binababaan ng Holy Spirit. Siya ay nagiging anak ng Diyos na si Selyuhan at nagkakaroon siya ng kalakasan at presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Ang pagsisisi, napaka-importante pong karanasan ay isang tunay po na nagiging mananampalataya ni Lord, nagiging servant ng Panginoon. Siguro, marami sa atin. I suppose all of us experience this, mga kapatid, na bago po tayo manampalataya sa ating Panginoon, maging mga anak ng Diyos, ito ang una nating naranasan. Nakita natin ating mga sarili, tayo po'y makasalanan and we repented. Nakita natin, hindi tayo karapat-dapat at tayo po ay talagang lubhang nalungkot, nabagabag dahil nakita po natin from the scripture that we have heard, from the scripture that we have read, kung kailan po tayo tinawag, hinipo ng Panginoon, nakita po natin tayo po ay makasalanan. Hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. And what happened next is that we were able to place our faith in the Lord Jesus Christ. Believe the good news, and that good news ay walang iba kundi si Kristo ang pinangakong tagapagligtas. Dumating na sa ating panahon, mga kapatid, nababasa na po natin, napatunayan na po natin ang kanyang naging existence, ang kanyang first advent, at tayo po ay naniwala na siya ang pinangang tagapagligtas, anak ng Diyos, Diyos nagkatawang tao, namatay sa krus para sa atin. That made us God's people, God's servant. Okay, so mga kapatid, napansin po natin ang katotohanan ito na si Kristo, mga kapatid, ay may mission, maglingkod. Kaya nga po dito, nagsimula po siyang magministeryo, mangaral ng paghahari ng Diyos sa kanya, sa Panginoon. So, mga kapatid, ito po ay importante na mabalik-balikan po natin katotohanan sapagkat tayo po ay mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya ng Panginoon na nagsasalamin sa pages of Scripture who God is. Like the Lord Jesus Christ, a servant na parito more than 2,000 years ago, nagpahayag ng paghahari ng kaharian ng Diyos at atin pong nakita na tagapagligtas natin
at naging Diyos ng ating pumbuhay. So ito po ang good news, mga kapatid, na tinanggap natin, pinaniwan, daladala natin. And important, as servants of God, ay atin din po, mga kapatid, na maibahagi sa iba. Maraming tao ang kailangan din po makaranas ng naranasan natin na napakinggan natin ang gospel, ang good news about the Lord Jesus Christ as Savior, not just a servant, but the Son of God na natatanging daan para sa ikaliligtas ng kaluluwa. So yan po yung pangalawa na remarkable incident na atin pong nakita, mga kapatid, sa buhay ng pangalawang servant na nasa atin pong passage, and that is the Lord Jesus Christ, yung beginning ng kanya pong ministry. And until now, we must believe na ang Panginoong Jesucristo patuloy pong naglilingkod sa atin. By way of interceding for you and me, for the Christians, for the believers, He is in heaven above the throne of God, reigning, not just today, but even in the past, and even in the future, until the end of time, He will reign. He is reigning. At patuloy po siya na naglilingkod sa kanyang mga tinubos, mga kapatid, such as you and me. Okay? Siya po ay namamagitan between the Father, mga kapatid, at sa atin. Siya po, kaya nga po, isa sa kanyang description is siya ang ating advocate. Siya ang ating pong tagapamagitan, ating mediator. Aside from His Spirit is within us, nasa atin, kasama natin ang Diyos. Ang pangatlo po na remarkable incident na mapapansin po natin sa lives ng mga servants of God, especially the third servant na binabanggit ko po in my outline sa ating pong passage, galing po sa ating passage, is the ending and beginning ministries of the disciples. Dito po yung papansin natin na pinagsama ko po dito yung word na ending. Saan? Sa ministry ni John the Baptist, yung beginning sa naging ministry ni Jesus Christ. At ang dalawang word na ito, mga kapatid, makikita po natin sa ministry o buhay ng third servants of God sa ating passage, no less than the disciples na tinawag ng ating Panginoon. So, parang kakaiba, no? Kasi mapapansin natin, parang nauna yung ending sa beginning. Kasi, usually, ang nauna, di ba, beginning. Sa pelikula. Wala naman tayong papanood na pelikula, kwento, mga po, na nagsimula doon sa ending, ano? Then agad, o yung bukas, ano? Puro may introduction, may pasimula, sa simulang-simula. Lahat, ano, lahat halos ng mga kaganapan situation, may simula. May sa the very start begin, nagsisimula. At alam natin, panghuli talaga yung ending, mga kapatid. Pero dito, ang nauna po ay yung ending, yung huli. Saan? Sa ministry ng mga disciples ni Lord na kanya pong tinawag sa passage na ito. Because if I may read again, mga kapatid, in English, sabi po dyan, sa verses 16 to 20 sa ating pong passage, sabi po doon, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, He saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed him. When he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing their nets. Without delay, he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him. Mark 1, verses 16 to 20. Sa ating pong text, sa ating passage. Okay. So, ito po yung pangatlo na klase ng servant na ating pong mapapansin sa ating passage. Mga disciples, believers in Lord, ginawa niyang disciple, tinawag niya para maging disipulo ng ating Panginoon. So, ano yung ending, mga kapatid, na binabanggit ko po sa ating major point na to? Number 3 major point. The ending of the ministry of the disciples. Kasi po, napansin ko po na nung tawagin siya ng Panginoon, sila, si Andrew, si Simon, si James, si John, meron po silang iniwan. Meron po silang binitawan na ano, priority in life na kanila pong ginagawa. And that is their ministry prioritizing their business, their jobs, their family, their parents, and even their friends ay iniwan po nila, mga kapatid. So, ito po yung nagsilbi na katapusan, mga kapatid. Ano?
ng priority ng ministry bago tawagin ng Panginoon ang mga alagad niyang ito. Amen? Just like anybody else sa atin, mga kapatid. Anybody else outside na wala sa Panginoon, mga kapatid, before wala tayo sa Panginoon. So ano bang priority natin noon? Magtrabaho, kumain, buhay ng pamilya, di ba? Magsaya, i-please ang sarili. Wala naman sa sentro at pangunahin natin na agenda ang Panginoon during that time. Seldom na by heart ay talagang inuuna natin ang Panginoon nung tayo po hindi pa mananampalataya, nung hindi pa po tayo servant ng Panginoon. So yan po ang natapos na ministry, activity o priority ng mga naging lingkod na to ng Panginoon, mga tinawag na maging alagad ng Panginoon. Yung priority nila in life. Though I believe, mga kapatid, na nung sila'y tinawag na Lord at naging mga alagad na sila, sumama na sila kay Kristo, saan man siya magpunta, I believe by heart na hindi po sila nagpabaya, hindi po sila nakalimot, hindi po sila naging careless, hindi po sila naging hindi sympathetic sa kanila pong mga loved ones. We believe na kasalanan po yun at hindi nila gawin. Just like you and me, tayo po ay, though may iba ng priority ngayon nung makilala natin si Lord, siya na, ang Diyos na, ang kalooban na niya. Unlike dati, talagang parang ang Diyos natin, asawa, kaibigan, bisyo, trabaho, negosyo, pleasure, and many more, material things, pera. Pero ngayon, though, meron na tayong bagong ministry, such as them, priority, such as this disciple, kundi ang pain, eh hindi naman po natin, di ba, pinahayaan mga kapatid na hindi po tayo maging balas in this area. Na naglilingkod tayo sa Diyos, pangunahin, first and foremost, naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa Diyos, sinusungkalaman, pero naglilingkod din po tayo sa ating pamilya. Amen? May mga kaibigan pa rin tayo, however bad and toxic they are to you and me, we serve them. And in fact, the Bible said, most of us ay baka, sinusunod ito, loving our enemies. Amen? So, ito po isang nakita natin na ending ng ministry o priority ng mga tinawag na alagad ni Lord. Ang unahin ng mga natural things of life, common things in life, at ang ipalit ay ang bagong ministeryo, mga kapatid, ano? Sa kabila na iwan nila yung boats nila, yung properties nila, yung business nila, yung lambat, yung mamahalagang bagay sa kanilang buhay, especially parents, loved ones, and even friends. Kasi sumama na sila kay Lord eh. Na sila po'y nagkaroon ng mga journeys, mission trips. At naging itinerant po sila na preachers, gaya ng Panginoong Jesucristo. So, they've left many things, important things in life, including their ministry to their family. I'm not advocating na gayahin po natin sila, though marami pong gumawa nito. In the past, kahit ngayon, marami po ganyan ang ginagawa. Nung magkaroon sila ng new ministry, ang Panginoon at ang kalooban ng Panginoon ay hindi naging balanse, parang sumama na, umakyat na ng bundok, sumama na, tumira na sa simbahan, talagang nawala na ng pakialam, hindi lang sa pamilya, kundi even sa society. Dahil parang nagmongha na, talagang nagmission na, talagang wala na kabali-balita, wala na communication, wala na talagang ministry na natira, secondary sa Panginoon, sa kanyang mga pamilya. Because they've given up everything. So, tayo po ay hindi ganun. We see to it na may balance po tayo. Of course, pangunahin ng Diyos, our naging new ministry, such as these people, these disciples, pero not forsaking the commands of God for us to be a blessing. Still, sa ating pamilya, kaibigan, sa sino man, sa mga tao. Simultaneous with our priority na paglingkuran, walang iba kundi ang Panginoon. So, gusto ko po na again, umiram po ng passage, mga kapatid. In other gospel book,
Remember, ang Matthew, Mark, Luke, John ay gospel books. Kaya nga po, mapapansin natin na marami pong mga accounts na pare-pareho silang sinulat ang mga writers po ng gospel books na ito. Kaya ito pong ating passage, Mark 1 verses 14 to 20 ay makikita rin po natin sa other gospel books such as Matthew, John, especially sa book ni Luke. Ito po yung hihiramin natin. Dahil dito po ay may makikita po tayo mga detalyado, mga kapatid. Though may detalyado po na sinabi si Mark sa ating passage na wala po sa other gospel books, pero unahin ko po muna itong detailed, mga kapatid, na kaganapan sa sinulat po ni Luke about that incident, mga kapatid, sa book of Mark sa ating passage. Kasi ang una po siguro na pwede nating pansinin, mga kapatid, ay nung tawagin ng Panginoon Jesus ang mga alagad niya ito, would-be disciples niya, ano po ang naging respond nila nung sabi ni Lord, come and follow me. Di ba ang sabi po sa ating passage, immediately they left their boats, their nets, their father, their parents, relatives, everything. It seems to you and me, kung sa book of Mark lang tayo magbibase sa ating teksto, para bang somehow may hypnotism na nangyari, no? Kasi parang pag binasa mo, nakita ni Lord si Simon, si Andrew, sabi niya, come, follow me. Immediately, sumama agad. Parang ganun po, kabilis, kadali, amen? Ka-instant yung pangyayari na yun, pagkakatawag at pagsunod po nila sa Panginoon Jesucristo. Nakita uli ni Jesus, ang sabi po sa ating passage, si John, saka si James, tinawag rin, come, follow me. At sila'y agad din tumalima sa Panginoon. So, wag natin may pagkamali, mga kapatid, na ganun-ganun lang po yung account ng pangyayari yan, pagkakatawag po sa mga alagad ng ating parent. Kasi sa Luke 5 verse 1 to 11, may detalyado po na naging kaganapan po sa pagkakatawag ng Panginoon Jesucristo sa mga alagad na ito. Okay. Yung dahilan, makikita nga natin na immediately they obeyed the Lord. They responded. They left everything. But the question is, paano nila nagawa yun? Ikaw ba? Halimbawa, ikaw ang lumagi sa lugar ni Simon, ni Andrew, ni John, James. Nagninegosyo ko, maganda kalagayan mo, may malaki kang negosyo, masagana ka sa buhay, kasama mo parent mo. Meron ka pa mga hired men, meron ka pang mga alila, mga utusan, just like these people, pero nung tawagin ka ni Lord, could you immediately obey God without any basis? That is placing, if you believe that, we would be placing human, such as these people na tinag ng Panginoon, na parang mga machines, o kaya ay computer, o kaya ay parang mechanical thing na automatic na sumusunod. Ano po? Diba? Ganun po yung mga computer, machine, may design. Talagang pag pinindot mo, gagana siya kung ano yung disenyo niya. Ang tao po hindi ganun. Huwag nating isipin na nung tawagin ni Lord, si Peter, si Andrew, si James, si John, they've left everything without any reason, without understanding what that calling means in their life. Eh kung sa Mark lang tayo titingin, mga kapatid, kulang. Kaya nga po, napaka-importante, in Bible study, dapat meron tayong correlation. Hahanap tayo ng mga supporting passages and verses such as this one, Luke 5 verse 1 to 11. And to expose it, mga kapatid, para mas malinawan po natin, yung tanong ko po kanina, why did the disciples were able to left everything? Okay, ang una ko pong nakita, mga kapatid, they heard and believed the preaching of Jesus about the parable of the sower. Remember, mga kapatid, sa account na ito, mga kapatid, bago tawagin ng Panginoon si Simon Peter, si Andrew, si James niya, nangaral po ang Panginoon doon po sa dalampasigan niya. Ang kanya pong sinakyan na bangka at ipinapusog niya sa bandang may tubig para hindi po siya pagkalipumpunan ng mga tao, malaya siya makapangaral, ay bangka po ni Simon Peter. At habang siya po ay nangaral, mga kapatid, sa mga tao, by the boat, narinig po ni
Bishop, hindi Bishop Jim, preaching ni Lord, mga kapatid, about the parable of the sower, Matthew 13:1-23. We all know, mga kapatid, pinag-aralan na po natin yan. If I may remind everyone, yung seed, mga kapatid, ano, na ini-scatter ng sower, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. We all know, di ba? Yung seed ay nahasik sa iba't ibang klaseng lupa. Pero yung nahasik sa matabang lupa ay, di ba, matabang puso ng isang tao, tunay na nanampalataya sa Panginoon, tumanggap sa salita ng Diyos, sumunod, nagpamuhay nito, at siya po ay naging babunga, yun po ang sabi po ng parable na yan. Yan po ang narinig ni Peter, ni Simon, ni Andrew, habang sila po ay naguhugas ng kanilang nets, kasi galing po sila sa magdamag na pangingisda, wala po silang nahuli. Kaya nga, nung sinabi ni Jesus na, ihulog niyo ang lambat, after the Lord preached to many people by the boat, sabi ni Jesus, ihulog niyo ang lambat. No? Lord, magdamag kami ng isda, wala kaming mahuli, wala kaming nahuli. Nagdiligpit na kami, uwi na kami. Pero dahil sinabi mo, Peter said, Simon Peter said, because you said so, Peter said, I will do it. To cut the story short, nulugan lang ba? Ang dami pong uli, mga kapatid. So, ito pong dahilan, mga kapatid, why the disciples were able to leave everything. They heard the word of the Lord Jesus Christ. Nagkaroon sila ng pananampalataya sa salita ni Kristo. Kaya nang sabi ni Kristo, ihulog mo lang ba ito? O, bagamat, magdamag na kami na siya, pero dahil sinabi mo Lord, nagtiwala po siya sa salita ng Diyos. At ganun nga po yung nangyari. Ang pangalawa po na dahilan kung bakit nagawa po nilang iwan ang lahat, na hindi po sila na-hypnotize, hindi po sila parang naging mechanical sa pagsunod sa Panginoon, nung tawagin siya ang Panginoon, is that they experienced the miraculous catch of a large number of fish. May ebidensya talaga, mga kapatid, na si Kristo ay extraordinary. They believe na siya yung promised Messiah, powerful, miraculous, able to be trusted upon, dependihan. Yun po ang kanilang nakita, mga kapatid. Lalo pa nung miraculously, nagkaroon po sila ng napakaraming huli. Hindi kumasa sa bangka nila, nagtawag pa sila ng mga kasama na may bangka at halos lumubog po yung mga bangka nila sa dami ng huli. Sa tabi lang ng pampang yun, mga kapatid, sa di kalayuan po yun, hindi po yun sa laot, mga kapatid. So talagang miracle. Nakita po nila ito, na-experience po nila ito. That is why they were able to leave everything and they followed the Lord. The last part of the list is that they felt unworthy, mga kapatid, and grateful. Luke 5:8-10. Nandyan po yan sa ating hiniram na talata o passage, mga kapatid, sa book ni Luke about the account of our passage. Diba sabi ni Peter, nung maraming huli, nagkaroon siya ng grabing conviction. Nagkaroon siya ng guilt feelings. Naramdaman niya ang kaharap niya ay banal. Diyos, at siya ay tao, makasalanan, hindi karapat-dapat. So, Simon Peter said, away from me, Peter said, I'm not worthy. I'm a sinner. Pero, on the other hand, makikita po natin na naging grateful po sila sa Panginoon because they obeyed God. They responded, mga kapatid, sa tawag, pagkakatawag ng Panginoon sa kanila to be with them. That is why they left everything. Ayan, mga kapatid. So, that's the beginning of the disciples' new ministry. Not to be somebody, mga kapatid, but first and foremost, to be a disciple. Ang ibig sabihin po ng disciple ay alagad. In other words, servant. Servant ng Panginoon Jesucristo. So yung pag-respond nila sa tawag, pagtawag ng Panginoon sa kanila, nasabi ng Panginoon, come, follow me, and I will make you fishers of men, ay nagsisimula po sa
kanilang pag-aaral sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pagsama na yun, nangangulugan po ng training, ng pagkatuto, ng pagmumold, ng paghuhong sa kanila ng Panginoon. For them to become not just children of God, family of God, people of God, kundi servant ng Panginoong Jesucristo. To be a learner, channels of God's blessing, words, promises, and most of all, preachers of the Lord Jesus Christ. Preachers of the good news. Yan po ang atin pong napakaganda po na napapansin, dapat papansin sa mga karanasan ito. Remarkable incidents na naranasan ng mga servants of God, especially the disciples na tinawag ng Panginoon Jesucristo. Sila po'y naging mga tunay na alagad at servant ng Panginoon. So, in this topic, mga kapatid, the servants of God, John the Baptist, the Lord Jesus Christ Himself, naglingkod, hindi pinaglingkuran, yun ang kanyang mission. Pangatlo, ang mga disciples na naging mga servants, new ministry po nila yun, maglingkod, maging servants ng Panginoon Jesucristo. I propose three things, mga kapatid. I propose three things. Number one, believe Jesus Christ as Lord and Savior in order to get saved and be God's servant. Ito po ay napaka-basic and yet foundational and so important. Especially to people na hindi pa talaga ito ginagawa, ang maglagak ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon dito, sapagkat napakarami pong tao, ang pananampalataya ay nasa kanyang sarili, ang kanyang pananampalataya nasa kanyang daladalang relihiyon, ang kanyang pananampalataya para sabihin siya ay ligtas o anak ng Diyos ay dahil sa kanyang mabubuting mga ginagawa, sa kanyang mga accomplishments, sa kanyang mga gifts and talents. Pero hindi po ganun ang sinasabi po ng scripture. Because ang sabi po ng John 3:16, mga kapatid, di ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believe in Him, in Jesus Christ, will be saved. Hindi mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:12 said, to all who believe Him, to all who receive Him, to all who believe in His name, in Jesus Christ's name, He gave them the right to become children of God. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, Jesus said. So ito po ay mga katotohanan nagsasabing wala pong ibang daan para ang tao ay maligtas sa damnation, sa everlasting punishment ng Panginoon sa mga makasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pagsisi ng kasalanan, maging believer ng Panginoon as the promised Messiah, the Son of God, and most of all, to believe sa LDR ng Panginoong Jesucristo. Can you say that word? LDR. Jesus Christ po may LDR. Do you believe that? Huwag naman nating isipin na yung LDR na sinasabi ko eh yung kind of relationship. Diba? Ano bang ibig sabihin yung LDR? Long distance relationship. Hindi po yung tinutukoy ko. It's so important that people should believe in Jesus LDR. What I mean is the life of Jesus Christ, His death, and His resurrection. LDR. Yan po ang napaka-importanting magawa at maranasan ng isang natural na tao. Wala sa Panginoon, wala sa pananampalataya, nasa relihiyon, nasa mabuting gawa ang kanyang pinagtitiwang kaligtasan. Na siya, manampalataya kay Kristo, magtiwala kay Kristo, magsisipasan at maniwala sa naging buhay ni Kristo sa lupang ito, inalay na sa krus, sa kanyang kamatayan para sa ikatutubos ng kasalanan at para nung siya'y magbangon, mga kapatid, nag-resurrect, yun ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggang sa sinumang mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. There's no other way but Jesus as far as salvation is concerned. Sapagkat tiyak ang kaparusan sa sino mang nagkasala, because Romans 3:23 says, all have sinned and fall short of the glory of God.
ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death. At ang kabayaran ng kasalanan ay pamantayan. Kaya ang tao ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. At walang iba na pangalang makapagliligtas sa tao kundi si Kristo Jesus, Panginoon, ang Diyos, ipinangakong Mesiyas, ang tagapagligtas ng makasalanan. So ito po'y napaka-importante. Ang manampalataya kay Jesus Christ bilang bayan tagapagligtas para maligtas and of course, para maging tunay na servant ng Panginoon. Number two, believe that it is God who choose, who calls, who sends servants. Paano ko po yan nasabi? Kasi kita po natin yan sa ating hinirampo na passage sa book ni Luke 5 verse 10. Same account ng ating pong passage, teksto. Sabi po sa 10, then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will catch men. Ito po yung panahon na nung maraming nahuli po yung langwat nila Peter. Ang sabi po sa kanya ng Panginoon. Kasi sabi ni Peter, I'm not worthy. Layuan mo ko, Lord. Away from me. I'm a sinner. Na-convict po siya. Okay? At ang sabi sa kanya ng Panginoon, don't be afraid. From now on, you will catch men. You will become fishers of men. Ito po ay calling mula sa Panginoon at ang pagbibigay ng pagkakatawag kay Peter para maging servant ng kataas-taasang Diyos. So, ang pumili po kay Peter, ang pumili sa iyo't sa akin ay Panginoon. Ephesians 1, verse 4 to 5 said, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. So the word chose, mga kapatid, the word predestined ay mga salita na nagsasabing may ginawa ng Panginoon, wala pa man ang sanlibutan. May ginawa ng Panginoon, naging desisyon, may itinadhana ng Panginoon bago pa man tayo isilang at tawagin ang ating Panginoon. Una, pinili tayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Hindi pinili. Okay. Hindi ba pinili? Pinili. Okay. At sabi po dyan, para ano? Pinili tayo para ano? Before the creation of the world, before we were born, ano? To be holy and blameless in His sight. Gandang agenda ng Diyos sa atin. In fact, we could claim this one, that as of now, we are holy and blameless and perfect. Because of the blood of the Lord Jesus Christ shed on the cross. Pero, of course, that totality of holiness and blamelessness ay in the making. Pag namatay tayo, tumatay siya, that's the time. Kompleto na yung ating one. But as of now, we can claim it. By faith, sapagkat itinakda na po yun, itinadhana na po yun ng ating pong Panginoon. Sabi po dyan, in love, He predestined us. May predestination po tayo. Itinadhana rin, tinakda ng Panginoon na ano, hindi lang tayo kanyang pinili, kundi tinawag at ano pa, hindi lang gagawing banal at blameless, kundi gagawing mga anak, gagawing mga servant. So, sana mga kapatid, ito po ay maging buhay na katotohanan po sa atin, na ang tumawag po sa atin, ang pumili po sa atin, ang nagsesend sa atin para maging lingkod at makapaglingkod ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Can we say amen? Hindi si pastor, hindi si bishop, hindi magulang, hindi kaibigan, hindi si sister, hindi si brother. Hindi ang sino man, kundi ang Panginoon lang. Can we say amen? Okay, so sa Diyos po tayo, hindi lang magbibigay ng account, kundi magbibigay ng pasasalamat at gratefulness. Now that He have made us His people, His children, His servants na naglilingkod sa kataas-taasang Diyos. Okay. So, ang pangatlo, mga kapatid, be prepared. I propose on this topic, the servants of God, John the Baptist, the Lord Jesus, and the disciples. I suggest that we must be prepared. We must be decisive and committed in serving God. Alam ang mga servant ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, magsabi ng Amen. Amen. Praise God.
We are servants of God. We claim that. So, kailangan tayo po ay maghanda o maging handa. Sapagkat ang paglilingkod po ay hindi magical thing na bagay. Kaya nga po, mga alagad ni Lord, nung tinawag, nag-training muna, tapos on the job training, tapos sinugo, mga kapatid. Susubuhin, babalik, may reporting pa. Ayun. Until such time na kaya pwede na silang iwan ng Panginoon, that's the time na sila po ay prepared, nakapag-decide na, at nakita po natin ang commitment ng mga alagad na ito ng ating Panginoon. So, somehow sana may courage po tayo sa buhay nila na hindi lang naghahanda, kundi isang kalagayang handa para maglingkod sa Panginoon at may strong na decisiveness sa mga minsan ay sacrificial na mga attempts, sacrificial na mga activities, sacrificial minsan ng mga situations, o sacrificial minsan ng mga ministry na i-open ng Diyos sa ating mga buhay. So, we must be decisive and be committed in serving God. Saan po po yan nakuha? Dito po sa verse 11 ng hiniram po nating passage sa book ni Luke, chapter 5. So, they pulled their boats up on shore, left everything, and followed Him. Pansinin niyo po yung tatlong pong binanggit dito. Una, preparedness. In my proposition number 3, be prepared. O maganda, preparedness. Kasi sabi po niya, so they pulled their boats. So, tawagin sila ni Lord, hindi naman po automatic, sumama na agad. Lahat ay ininom. May ginawa po sila. Yung kanilang mga bangka ay ginarahe, inayos, siguro nagpaalam sa magulang ng maayos, nagbabay, etc. May ginawa pa po sila, mga kapatid. That is preparation, mga kapatid. Para naman, hindi yung pagsama nila kay Lord, eh, iniwan sa laot yung bangka, ano rin po yun. Yung lambat ay hindi man lang nalinis. Amen? So, they left a good reputation sa kanilang pamilya, kaibigan, kamag-anak. Even trabaho, negosyo, nung sumama sila sa Panginoon. That is preparation. Hindi lamang sa kanilang pag-alis, kundi sa kanilang pagsama kay Jesus Christ. That is preparation. So, somehow, sana makita po natin sa ating mga sarili that we need to prepare. We need to be prepared. Pangalawa, yung pagde-decide. Yung being a decisive person. Lalo na pagka medyo may pressure, demanding ang situation, that it needs for you and me to sacrifice something, to let go something. Kasi sabi po dyan, they left everything. So naging decisive po sila, mga kapatid, sa pagkakatawag ng Panginoon na ano, sila maging alagad at maging lingkod ng Panginoon. And yung commitment po nila, nakita rin natin sa passage na yun. Because they follow the Lord Jesus Christ. And sabi pa rin, come, follow me, and I will make you fishers of men. Nag-prepare, hinanda sarili, naging decisive, at we could see, hindi lamang sa kanilang pag-respond sa panawagan ng Panginoon, kundi sa buhay po nila bilang mga alagad ng Panginoon, sila po ay naging committed. Are you with me? Naging committed. Sabi mo sa katabi, gaya mo. Committed ba? Amen. Gaya natin. Committed ba? Committed tayo. Dapat na tayo po ay committed sa panawagan po ng ating Panginoon. So, invite ko po kayo tumayo.